Magandang araw sa inyong lahat sa panibagong video, panibagong tutorial naman tayo ngayon. Marami nagme-message or nag-re-request sa akin na gumawa daw ako ng tutorial tungkol sa aking OBS settings. Eh napapansin daw nila na sobrang linaw nung aking live stream sa aking Facebook page. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang setup or settings ng aking OBS. At yun, kung mapapansin nyo, ang ating desktop is napakalinis, no? Nag-reformat kasi ako ng computer ko ulit. Ayan, so makikita nyo naman ang date dito. Ginawa ko na itong tutorial before, no? Itong OBS settings for Facebook at saka itong OBS layout. So gagawin ulit natin siya ngayon, year 2021. Ayan, so makikita nyo naman ang date. Today is March 4, 2021. Nag-reformat ako ng aking computer, no? Nag-upgrade ako ng aking SSD. Ngayon, on the other side, yun nga ang quick specs ng ating computer is Intel Core i5 9th Gen, and then ang ating RAM is 16GB. Ang ating GPU or video card is GeForce GTX 1070 o RUS 8GB. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung internet speed ko para may idea kayo kung gano'ng nga ba kabagal or kabilis yung internet ko. Okay? Ang gamit ko is PLDT Fiber, no? 16Mbps lang ito actually eh, pero goods na siya na pag live stream naman ako, no? Kung kaya naman ang budget nyo ng mas mataas na speed, so much better yun para sigurado. Again, sa streaming, ang pinaka-importante dito is yung upload, hindi yung download. Okay? I-disregard yun na yung download speed kapag magla-live stream kayo. Mag-focus kayo sa upload speed. Okay, so bakit upload speed? Siyempre, kapag nagla-live stream ka, nagbabato ka ng data from your computer and OBS to Facebook server. Okay? So yan, oh, ito lang yung internet speed ko. Hindi ko alam kung bakit 27 Mbps to, pero ang plan ko lang is 16 Mbps. Ayan. Okay, so minsan bumibilis talaga to. Hindi naman siya bumababa sa 16 Mbps, no? Kahit yun lang talaga yung plan ko. Umaabot pa siya minsan ng 50 Mbps. Minsan nagwa-100 din siya. Hindi ko alam kung bakit. So ilang taon na tong plan na to. Okay naman siya, goods na goods. Never ako nagka-issue. And so kung mapapansin nyo, hindi rin maganda yung timpla ng itsura ko. So minamadali ko na to ngayon at medyo late na tayo dahil marami pa akong kailangan gawin. Okay, quick tutorial lang talaga tayo ngayon. Okay, so ano nga ba yung ginagamit ko sa live stream ko sa aking Facebook page? Unang-una, kailangan natin syempre OBS Studio. So another na ginagamit ko is snap camera, no? Marami nagtatanong bakit ako nagamit ng snap camera. Syempre, ayan, stream ko kasi nakilala or sumigat ako as a babyface, no? So ito yung babyface na ginagamit kong babyface filter. Ayan. Okay, so yun yung itsura natin ngayon pag naka babyface, pero hindi ko pa siya na-finalize or naayos. Okay, gagawin natin yan dito sa ating live stream. Okay, so tanggalin muna natin si babyface. Ayan. So ang kailangan natin is OBS Studio, snap camera, and stream labels. So itong stream labels na itong purpose nito is yung alerts, no, sa baba ng aking live stream. So ipapakita ko sa inyo yung example. Punta tayo sa ating Facebook page. So itong stream labels, ito po makikita nyo sa baba ng aking screen, lower right. Okay, so itong mga pangalan na to. Okay, so ipapakita ko rin sa inyo paano ko yung ginawa. Okay, lahat ng nasa stream ko sa aking Facebook page, ipapakita ko sa inyo lahat dahil yun nga, nag-reformat ako ng aking computer. Okay, so ipapakita ko sa inyo lahat isa-isa. Dito muna tayo sa OBS settings natin, no? Punta tayo sa general. Ayan, so nagkaroon na ako ng adjustment sa aking settings dito. Yung snap sensitivity ginawa akong 5.0, and then sa stream naman, so yun, para magamit yung 60fps, i-check nyo to, i-ignore nyo to kung mabilis ang computer nyo. Okay, kung ang computer nyo naman is average, pwede kayong mag-try magtimpla ng settings base sa specs ng computer nyo. Okay, so kapag itong ignore streaming service settings recommendations is hindi naka-check, yung video natin is hindi natin masi-select yung 60fps. Okay? So, yun. Kaya, chinek ko siya. Dahil, kaya naman ng computer ko yung settings na base sa gusto ko. Okay? And dito naman tayo sa output. Ayan. Sa output naman, ang gamit ko is naka-advance ako dahil may video card naman ako. Yun nga, yung 8GB, yung 1070. Okay? And then, dito sa rescale output, naka-check ako. And then, rate control is CBR. Bitrate is 4000 dahil kaya naman yun ang internet speed ko para mas makapagbato ng mas magandang output. Okay? And then keyframe interval, syempre naka 2. And then preset, max quality. Profile is high. And yun, naka-check lang yung Psycho Visual Tuning. Naka-default na siya, GPU 0, max bitrate 2. Okay? Punta naman tayo sa audio. Yeah, sa audio settings natin, konti lang binago ko dito, itong line. Itong line 5. Okay, so ito kasi yung mic na gamit ko ngayon, X2GA VM
880, okay? Ayan, punta naman tayo sa video. Ayan, sa resolution naman, ibinalik ko na sa dati yung resolution talaga, yung as it is. 1920x1080, okay? Ang output resolution ko is 1280x720. Pwede ko siyang gawing same, pero mas pipiliin ko na 1280x720 lang, no? Para yung mga viewers natin is hindi sobrang mag-buffering dito. Kasi hindi naman lahat ng viewers natin is naka internet or naka-only wifi, no? Yung iba kasi naka-mobile data lang. So, pagtaas ng ano natin, output natin, paglakas ng consumo sa kanilang data. Okay, so isipin din natin viewers natin dito. And then, sa downscale filter is by cubic sharpen scaling, 16 samples lang. And then, yun nga, 60 FPS ako dahil kaya naman ng computer ko. Then, dati kong settings is, open tayo na example ito. So, ito yung dati kong settings na parang medyo square siya. Ang resolution nito is 1080x720 yata ito, hindi ko sure, hindi ko na maalala, no. And then kung gusto niyo naman ng square type na stream, ayan, katulad nitong kay Shaq. Ayan, kung mapapansin niyo, medyo ano siya, no. Parang square talaga siya, no, or katulad nitong kay Turdy. Ayan, sobrang square ng kanilang resolution, tapos mapapansin niyo ang linaw niya, no, ang output quality niya nang taas, no. Ang settings nung kay Turdy is nag-adjust na siya, tinaasan na niya. Dati 1080x1080, so ngayon naging 1440x1440. Okay, yun yung mga square type. Okay, so ako, para sa akin, balik na ako sa dating normal resolution, no. Kasi kapag sobrang square nung ano mo, nung stream mo, kapag nanood ka sa mobile device, hindi na makita yung comment. Kasi most of my viewers is nagkukwentuhan sila para saan importante na mabasa yung comments during my live stream. Okay? Ayan, sa hotkeys, mamaya papakita ko sa inyo para natin gamitin yung hotkeys. Okay? So, dito naman tayo sa advanced. Ayan. Punta naman tayo sa advanced settings. Press priority ko is above normal and then default. Adjust ko lang stream delay, ginawa ko siyang 1 second. Ay, paano matanggal yan? Paano nyo mabago yan? Is click nyo lang enable and then change lang siya base sa gusto nyo and then off nyo ulit. Ayan. So dito naman sa part na automatically reconnect. Ayan. So gawin nyo dyan is retry delay is 1 second and then maximum retries is 100. Okay, sa just in case na biglang ma-disconnect kayo or something na kailangan nyo makabalik sa live nyo, ito yung the best solution para makapag-reconnect kayo ng mabilis, no? 1 second delay, tapos maximum retries 100, okay? So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano nga ba ako nagsaset up ng live stream sa aking Facebook page dito sa ating OBS, okay? So paano nga ba yung settings ng aking live stream sa aking Facebook page, okay? Dito sa scene, dalawa lang yung scene ko. Facebook live stream and then recording scene. Okay, so dalawa lang talaga sila. Itong recording, ginagamit ko yan pag gumagawa ng tutorial katulad nito. And then sa Facebook live stream, ito yung ginagamit ko kapag nagla-live stream ako sa Facebook. Okay, so unahin natin yung Mobile Legend. Ang gamit ko nga pala ngayon is Elgato, no? Kung mapapansin nyo din sa stream ko na napaka-smooth siya, pero hindi pa naman siya highest smooth katulad nung kina-doggy. Yung kina-doggy kasi talagang ano eh, makikita nyo FPS na FPS talaga yung laro niya, no? So yung akin sakto lang din, hindi ko pwedeng itaas or isagad dahil yun nga, inisip ko pa rin yung viewers ko. Okay, so ang gamit ko is yung Elgato HD60S Plus, okay? So yun, may tutorial na rin ako tungkol dito, check nyo lang sa ating YouTube channel. Alright, so i-connect ko na siya sa aking computer. Dito sa ano, kapag naka HD60S Plus ka, hindi mo na kailangan i-install yung software ni Elgato, no? Plug and play na lang talaga siya. Alright, so yan, nakonect ko na yung cellphone. Yun nga, kailangan natin ito. Tapos HDMI papunta sa Elgato. Okay, so kung nakukulangan pa kayo sa part na to, punta lang kayo sa ating YouTube channel. Meron akong full tutorial kung paano gumamit ng Elgato sa live stream. Okay, punta tayo sa Facebook live stream tab. Okay, add pala muna natin yung camera natin, no? Para kita nyo. Okay, video capture camera. Lagyan ko muna ng camera 1, okay? Kasi meron na siyang existing dito sa recording. Pero pwede natin siya i-copy-paste, no? Para mas madali. Okay, copy na lang natin siya. Copy. Reference. Ayan, so ito yung camera natin, no? Naka-green screen ako, kaya pure black. Okay, so paano mag-green screen? Ayan, lagyan na rin natin dito sa tutorial natin. Paano nga ba mag-green screen? Okay, lagyan mo na dito sa tabi. Okay, dito sa camera natin, kapag nilagay nyo na siya, gusto nyo gumamit ng green screen, right click, filter. Natimpla ko na kasi yung color correction ko at saka yung chroma key, pero hindi pa literal na ayos to. Okay, for this tutorial lang to, and then ipa-finalize ko pa to kapag magla-live stream na talaga ako. Okay,
So ayan, tanggalin natin dalawa sa makikita nyo. Ito yung green screen ko. Ayan, chroma key. Ito yung chroma key. Ang gagalawin nyo lang dito, similarity at saka smoothness. So yun lang ginagalaw ko sa dalawa. Okay kayo, bahala na kayo kung anong gagalawin nyo. Then color correction. So ayan, kung mapapansin yung maganda yung pag maganda, diba? Dito sa color correction, hindi ako maputla. Pag walang color correction, maputla ako. So yun, yung color correction naman, kayo na rin magtitimpla niyan, bahala na kayo. Dito sa akin, base lang sa lightning ko, at dahil tandaan niyo na kailangan niyo rin ng ilaw para makapag-provide kayo ng magandang output, okay? Sa contrast ko, 1 lang. Brightness 0.04. Saturation 9. So yung saturation, ito yung nagbibigay ng pula, no? Parang hindi ka maputla, okay? Yun yung green screen lang. Okay na yung camera natin, lock muna natin yan, and then mag-add tayo video capture. Itong video capture na to, ito na yung Elgato natin. Okay, pangalanan natin siya Elgato. Okay, select natin device is Game Capture HD 60S Plus. Yan po yung Elgato natin. Okay, so yan, nakapatay yung cellphone natin. I-turn on ko lang, wait lang. Ayan, so naka-turn on na yung cellphone natin. Ulitin natin. Ayan, so okay na. So minsan pag nawawalan kayo ng connection dyan, select nyo lang dito, select nyo lang dyan, babalik yan. Okay, and then sa ating resolution type, wait lang, stretch na natin to ng konti. Ayan, sa resolution type is custom resolution. Ayan, so sa default tayo 1920 by 1080. Okay, and then sa ano naman, FPS, highest FPS pa rin tayo. Okay, pwede rin naman yung ano, itong auto select, no, or itong NTSC, pero kung ginagamit ko is highest FPS. Okay, sa video format, wala, naka-default lang ako dyan. Color space, hindi, okay na din. Color range, okay na din. So, wala nang gagalawin dyan, okay na yan. And then, open natin sa Mobile Legend. Tingnan natin sa taas yung camera natin para kita tayo. Yan, okay. Tingnan natin muna ng konti. So, ako naman sa live stream ko, hindi ako dito na nakapwesto. Doon ako sa kabila nakapwesto. Okay? Test up natin yan. Maya-maya lang. Unahin muna natin yung Mobile Legend kasi ito yung gameplay natin. And so, start muna natin yung game, no? Ito kasi para sa akin lang, ha? Depende na sa inyo kung ano yung trip nyo talaga sa pag-i-stream. Kasi ito yung para sa akin ng settings, no? So, ang gagawin ko dito is puputulin ko tong part na to, no? Yan, yung part na yan, at saka itong part na to. So, paano ko siya kinakat? Again, hold you lang yung alt sa keyboard mo. Okay, yan. So, sakto na siya, no? Ilalagay ko naman siya ngayon dito. Isasakto ko siya. Bitawan niyo yung alt para hindi mag-cut. Ayan. So, kung mapapansin niyo, meron pa siyang sobra dito sa baba, no? Meron pa siyang sobra. So, ginagawa ko is, isinasakto ko na siya, pinu-full screen ko na. Okay lang naman kasi hindi naman masyadong halata dahil naputol na natin yung dalawang sobra sa tabi. Okay, so gawin natin is hold shift para ma-deform natin siya. Ayan. So, okay na, no? Full screen na siya. Ngayon, gawin natin is... Ang gawin natin is, pansin nyo, parang malabo, no? Malabo yung Mobile Legend. So, ang gagawin natin, punta tayo sa Elgato natin. Try ko ano man yung gamit yung video capture. Tapos, punta tayo sa filter. Add, filter, sharpen. Tayo sa sharpen. Kung mapapansin nyo, diba, ang linaw na niya. Sa akin, ang sharpen ko is hanggang 14 lang ako. Pero parang ang taas na ng 14 masyado na. Ayan, kung mapapansin, paang linaw, diba? Sobrang linaw na. Tanggalin natin yung sharpen, ha? Pakita ko sa inyo, ha? Ayan, oh. Malabo. Oh, malabo, pansin nyo. Sharpen, ayan, ang linaw. Okay, 14. Pwede nyo taasan hanggang saan nyo gusto kasi pag yun, pag sinagad nyo na, ang pangit na tingnan, diba? So, yun. Bahala na kayo kung anong gusto nyo adjustment dyan para magmukhang malinaw, no? Yung sharpen, nakakatulong yan para mas ma-enhance pa yung detail ng display. Okay, so halimbawa sa ano lang tayo, 10. Okay, 10 lang. 0.10. And then, punta naman tayo sa color correction. Ano naman tayo, color correction? Ang i-adjust natin dito ay either gamma. Gamma nga ba? Okay, gamma para ano sa linaw at saka dark, no, yung gamma. Balik natin yan sa default. And then contrast, ano bang maganda i-adjust dito? Set natin saturation para mas maging colorful pa. And lipat ulit. Ito, ano ba to? Eh, nasisira ang kulay, no? Opacity, syempre transparency yan ng display. Okay, so default ulit natin. Punta muna tayo sa gitna para makita natin yung buong... buong ano, no, buong display kapag may kalaban or something. Ayan, punta tayo dito. Adjust natin si gamma. Malinaw, medyo mataas na yung brightness mo, ganyan.
Okay, so dito bahala na kayo, no? Kung anong gusto nyong timpla ng inyong stream. Okay, for now, adjust ko lang muna ito sa 40 niya, no? So, okay na muna yan, for example, no? And so, ngayon, punta naman tayo sa sounds. Kung mapapansin sa Elgato, may sound wave siya, pero wala tayong naririnig, no? Ito pinaka-best settings na hindi ko na ituro before. Punta tayo sa gear icon, again, para marinig nyo yung sounds. Okay? Advanced Audio Properties sa Elgato, select nyo si Monitor and Output. Ayan, so may naririnig na kayo ngayon, no? Ayan, may naririnig na kayo ngayon. Ayan, magkakaroon po siya ng echo kapag naka-monitor and output tayo. Ayan, ang gagawin natin is monitor only, mute output. Okay, so ba't ganun? Monitor only, mute output. Kasi dito sa akin, base sa settings ko is tumutunog na siya sa computer ko, naririnig ko siya. Okay, so nagbabato pa rin yan ng sounds sa stream. Okay, basta kung ano yung natunog sa computer mo. Kasi eto, kung mapapansin nyo naman yung sound waves dito, diba? Sabay na sila ni Mobile Legend. Ayan, walang echo yan. Wala na kasi nakamute na yung output. Okay, pag ginawa nyo yung monitor and output, pag may pinatunog kayo or something, magkakaroon siya ng echo sa stream na hindi ko to naituro before, no? So, ito yung technique or sekreto. Lately ko lang din to nalaman. Okay, so ayun na. Okay na yung Mobile Legend natin. May shout out tayo. Ayan, exit muna natin. Ayan, mute muna natin Mobile Legend, no? Para malino tayo. Ngayon, ang ayusin natin is yung alerts ko, no? So, yung alerts natin, no? Unahin natin yung stream labels. Okay, so paano ko nga bag yung madami nagtatanong nito, no? Kung paano ko daw ito ginawa. Ayan, so ito, paano ko daw ito ginawa. Ayan, so mapapansin nyo yung recent stars, recent subscription, or fan supporter, or fan subscription, and then recent share, at saka recent heart. Ayan, recent react. Okay, so ito, ginawa ko po ito sa Photoshop. Okay, so paano ko siya ginawa? Hindi ko na po ipapakita ngayon kasi hahaba ng haba yung tutorial natin. Okay? Siguro sa susunod na tutorial ko nila ipapakita kung paano ko siya ginawa. Okay, so ngayon, ilalagay naman natin siya dito sa stream natin. Dito sa OBS natin pala, sorry. Ilagay natin siya, no? Paano natin siya ilalagay? Right click, add image. Lagay natin dyan is alerts. Okay, alerts. Hanapin natin yung file path location niya. Ayan. Okay, so mapapansin nyo, ang laki niya. Siyempre, liitan nyo lang. Okay, so yan yung nasa stream natin is nakapalo siya sa kabila. Ayan, mapapansin nyo sa stream natin, nasa na ba yun? Ayan, so kung mapapansin nyo dito sa stream natin is naka-flip, no? So ang ginawa ko lang dyan is ni-flip ko lang siya. Okay, dito sa alerts, pinangalan na natin siyang alerts, right click, transform, flip horizontal. Okay, flip horizontal nyo, ayan. So naka-flip na siya. Okay, balik natin siya dito, lagyan natin siya dyan. Yun yung camera ko, lipat ko na dito, which is nandito talaga ako during my stream. Ayan, so medyo malaki, liitan natin, no? Ang laki masyado niyan natin. Ayan si alerts, alright. So paano natin ilalagay yung stream labels? Ayan, again, stream labels, download nyo lang siya Streamlabs. Paano siya makikita? Punta tayo sa streamlabs.com. Ayan kung paano ba siya mada-download. Punta tayo sa dashboard. Ibalik nyo sa old version, ha, para mas madali nyo makita kasi iba naka-default na sa ano, sa latest version. And then, all widgets. Ito, stream labels. Windows, okay? Pag naka-Windows PC ka, pag naka-Apple ka naman, di Apple, ayan. Download nyo lang. Pagka-download nyo, install. And then, open nyo siya. Ayan, install nyo siya. And then, so yun nga, ito na, download na siya. And then, open, install. Pagka-install, ilalagin mo yung Facebook mo dyan. Siyempre, normal lang po yun. And then, ilagin nyo lang. So, yun na yun. And then, bibigyan kayo ng selection dito or ng file path location kung saan nyo siya ilalagay, no? So, yung akin, ang ginawa ko is Drive C. And then, gumawa ko ng folder na stream labels. Ayan. Dito ko sinave yung file path location. Okay. So, ngayon naman, ang gawin natin is, ayun, i-add natin isa-isa yung mga alerts. Okay, no, una dyan is si recent stars. Okay, recent stars, add XGDI. Then, pangalanan natin siya ng recent stars. Then, read from file, pros. Punta tayo sa ating drive C kasi dito ko sinave. Itong stream labels, ako lang din ang pangalan yan.
And then dito i-click natin yung date modified. So wala no, walang pagbabago, halos lahat pare-parehas lang siya. Dahil yun nga, kaka-install pa lang or kaka-set up pa lang ulit ang computer ko. So hanapin nyo dito yung most recent Facebook Star Sender. Ayan. So ito yung latest Facebook Star Sender ko, si Dexy Sigis. Ay, hindi ko alam kung tama ang pronounce ko dyan. Alright, so ang gawin naman natin sa font. Okay, ang gamit kong font, katulad ng nakikita nyo sa stream natin, ito ang gamit ko po dyan is, ano bang pangalan nun? Ayan, Montserrat. Hindi ko alam kung tama ang pronounce ko, basta yun na yun. And then, okay natin. Ayan, nagbago siya. Ang ginawa ko dito is, sinalik ko yung text transform into uppercase. Okay, naka-uppercase sila lahat. Okay, so okay, click natin. Search natin maliit. Okay natin dito. So again, itong Ponta 2 is yung Montserrat regular. Hindi ko alam kung tamang pronounce ko dyan. I-correct nyo na lang ako kung mali yung pronunciation ko dyan. Okay, so yun na. Properties. Font. Gawin natin 290. Ayan, 290. Medyo liitan natin. Minsan may mga mahabang pangalan, no? Laki natin, parang sandali may talak natin. Yan, so okay na yan. Ako na yan, okay? Tama ba? Balik tayo sa properties. On 290, okay? And next naman natin is si most recent supporter badge or fund subscription. Again, right click, add text GTI recent supporter. Okay, read from file. Rose natin si most recent supporter. So si Jira Melzena yung ating recent supporter. Okay, again gawin natin is font 290. Again select ulit si font na enter ko, sorry, Montserrat regular. Okay, ayan. And then text transform uppercase. Ito para sa akin kasi ito yung magandang ano eh. Magandang font, madaling mabasa, 'di ba? Madali siyang mabasa, oh. Ayun, kung may alam kayo diskarte kung paano natin magagawang same yung font size niya, is i-comment down below niyo lang, no. So, try natin tong method na to. Again, para naman sa recent share, add versus natin, right click, add XGDI recent share. Okay. Read from file, select browse, then most recent. Okay, most recent share. Okay, ayan. Si Chris Dayrens yung ating most recent share. Again, iselect natin si ang ating favorite font. Okay. Ayan, and then text transform uppercase. So, try natin dito i-adjust, no? Yung maliit na text. Okay, 10 sa 10. Masyado maliit yung 10. 10. Try natin 20. Query. Ayan, maliit pa din. So, gawin natin 24. Sure na to, 20. Okay, so lagay natin dito. Ayan, so mapapansin nyo, mahaba yung pangalan niya, hindi kita. Okay, so ang gawin natin is adjust ulit natin, font size, 20 lang, 20. Ayan, okay, so masyado naman palang maliit, no? Masyado nang maliit. So ang gawin natin is customize natin. Gawin natin, query 1. Okay, nasaktan yung query 1, no? So ngayon, ang gawin natin, i-adjust natin sa supporter, si Jerome Aldezera. Gawin natin siyang 290 kasi sa akin, 21 din, 21. So lumiit siya, no? So gawin natin pala, ulitin natin. Okay, gawin natin natural size lang siya. Okay, again, right click, text GDI, recent star. Okay, read from file, browse, most recent star. Star sender, yung walang S. Ay, mali. Ay, hanapin natin si most recent star sender. Tama ba? And most recent star sender. Okay. And font size is 21 lang. Tapos, Montserrat. Okay. Ayun, text transform uppercase.
Okay, so ito siya, masyado maliit. Lagay natin dito. And okay lang yan, kahit ganyang kaliit or pwede naman nating i-adjust, no? Gawin natin 22. Ba't ganun parang di pare-parehas? Parang hindi sila pare-parehas sa sukat. Atin, ayan. Sige, adjust natin dyan. So, kayo, kung may diskarte kayo, paano nyo mapapantay-pantay lahat yan naturally, comment down below nyo lang. Okay, so balik natin si Reason Supporter. Again, first natin, add text GDI, Reason Supporter. Read from file, pros, most recent supporter. Then, transform, uppercase, font size. Ah, unahin natin si, ano, font muna, and then, 21. Set it regular, 21. Para makita. Ayan, okay na. And then, and sources, add text GRI, recent react, react nila pangalan natin or recent like. Okay, read from file, bros, most recent like. Okay, so yan yun, most recent like. Incheck ang pangalan niya. Okay, so uppercase, then yung punta gusto natin, regular. Size is 21. Okay natin dito. Ayan, so okay na sila. Okay na yung ating mga alerts. So yun ang gamit ko, no. Kung gusto nyo na pang other alerts, yung mga gumagalaw or something, meron din ako tutorial dyan sa ating YouTube channel. I-check nyo na lang, hanapin nyo na lang dito, no. So mababasa nyo naman sa title, no, kung nasan dito yan. Hindi ko lang ma-pinpoint, no, kung aling video tutorial dito, dahil kahit ako nalilito na rin sa mga tutorial ko. Okay, so ito yung alerts ko, yan lang yung ginagamit ko, no. And then yan yung stream labels. Okay, so gawa natin ng folder para hindi makalat. Okay, group, pangalanan natin yan ng alerts. Okay. Uy, meron na, no? So, gawin natin is alerts folder. Okay? Click and then shift. Then, drag natin lahat kay alerts folder. O, nasa loob na siya ng folder. Okay, sa ano naman, sa star goals, punta tayo sa ating Streamlabs. Okay, search lang si streamlabs.com and then dashboard. And then, dito tayo sa all widgets. Etong star goals, ayan. Yung star goals pala, sorry. So, ito star goals, ayan. Ito yung recent star goal ko. I-copy ko lang yung link. So, pwede nyo ma-add or something yun. Diyan, bahala na kayo. Okay, so copy natin yung link. And then, add sa sources natin. Add browser. Okay, star goal. Pangalan natin, star goal. And then, paste lang URL. Okay. Ayun yung lumabas. Mga ilang seconds lang, lalabas yan. Eto na, lumabas na siya. So, lagay natin siya dito sa baba. Medyo malaki, liitan natin. Ayan, okay. So, okay na tayo. So, ito para hindi kayo malito, no? Parang, yun nga, medyo stretch yung ating OB, yung ating Elgato, yung ating Mobile Legend. Hold shift, i-adjust muna natin base sa size. Nasakto talaga. Ayan, okay. So, ito yung natural size niya. Ayan, okay. So, ganyan muna yung gawin natin para hindi kayo malito, no? Or makita nyo, or magets nyo yung gusto na, yung, para makita nyo yung layout na gusto nyo, no? Kasi ito yung layout na gusto ng karamihan sa akin, no? Tinatanong nila kung paano ko daw ginawa to or something, yan. Manumano ulang po yung ginawa. And then, liitan natin to part na to. Lahat na to para maliitan. Lagi natin dito, no? Si alerts, background alerts. Lagi natin siya sa loob ng folder, no? Ayan, so ito, nawala. Ay, nawala. Ilagay natin sa pinakababa. Ito na yung buong folder natin. Ayan, para ma-adjust natin lahat yan ng sama-sama, hindi manual isa-isa. Ilagay niya sa folder and then, and so, ang gagawin natin para ma-adjust natin yung lahat na sabay-sabay, ipasok nyo lahat sa isang folder. And, ayan, isakto natin dito, example, no? And so, okay na, no, yung star goals natin, hindi siya makalat, nandun na yung sulat sa loob ng bar. And then, yun na, meron na tayong stream labels alert. And then, ngayon naman, ang gagawin natin, ipasok natin si star goals sa loob ng alert folder para hindi sobrang makalat and madali nyo magamit. Ngayon naman is yung Streamlabs alerts natin, no? Kapag may nag-send the stars, may nag-fan subscription, yun lang kasi alerts na ginagamit ko ngayon, no? Kasi sobrang dami na nag-share at nagre-react, nai-spam na siya sa ating sa aking stream. Kaya ang ginawa ko na lang na alerts is yung star kapag may nag-send the star, and then
pag may nag-supporter. Okay, so ang gagawin natin ngayon, punta tayo sa Streamlabs natin, again, all widgets, punta tayo sa alert box. Okay, so dito, ang nakacheck na lang, para makuha nyo yung exact link na ang lalabas na lang is yung star at saka yung support. Ang gawin nyo is, uncheck nyo tong mga to, yan yung, check nyo yung mga ayaw nyo mapasama, no? And then, copy, i-copy nyo yung link. Guys, OBS natin, right click, add sources, browser. Okay, ito yung Streamlabs alert. Okay, browse ulit natin yung, paste natin yung link. Okay, lagay mo natin siya sa gitna and then palitan natin konti si OBS para makita nyo Streamlabs website. Ang gawin natin, mag-test ano tayo. Ah, hindi pa pala natin si save, sorry. Okay, save muna natin yung settings, save muna. Yan, okay? Para yun lang talaga ilalabas. So, ang gawin natin is test star. Ayan, okay? So, adjust natin ng konti si test star, masyadong malaki. Ito natin, centralize natin sa gitna. For example, yan ang gitna, okay? Test star, okay? Then, test supporter naman tayo. Star ulit. Sakto lang. So, all gusto tayo dito para sa akin. Okay na to. So okay na sa akin to, naka-save na siya, ito na yung link, okay na tayo, all good sa din. So si Streamlabs, itago natin siya sa alerts folder para hindi makalat, ayan, kasi pag ganyan na siya, makalat na siya. So bibigyan ko rin kayo ng tips para hindi sobrang kalat nung, ano nyo, nung OBS nyo, no? Para madali nyo siyang magalaw or something kapag meron kayong importante or kailangan gawin. So yun, kung halimbawa may logo kayo ng company nyo, or like Rumble Royale or Amplify, bibigyan naman nila kayo ng logo, so napakadali lang naman maglagay ng logo, no, sa sources natin at image lang yun. Then example, lagyan natin Amplify logo yung sa akin, then browse lang natin siya. Punta tayo kung saan nakasave yung Amplify logo ko. Yan, so yan, okay lang natin, then resize lang natin siya, adjust natin. Ayan, so pwede ko siyang ilagay dito as adjust natin si and nasa subfolder na sila lahat, no? Kapag may gagalawin kayo dyan, kailangan siya ilabas ng folder. Ayan, for example, yung star goal natin, kailangan natin ilabas kasi sayang yung space. I-pull out muna natin star goal. Ayan, so tanggalin nyo yung lock, adjust nyo, liitan nyo ng konti. Tapos yung Amplify logo, tanggalin nyo yung lock, stretch nyo ulit, liitan nyo. O kapag okay na siya, all goods na, balik niyo ulit sila lahat sa subfolder. Balik niyo sila sa folder. Ayan. So, okay na. Ngayon, ang kulang naman natin is yung alerts natin. So, ito, i-off na natin yung mic ng camera. Disable, right-click, hide. Ayan. So, ito, sounds to ng ating desktop. Sorry, desktop. Ayan. Sound desktop. Tapos, itong Elgato, sounds yun ng ML. Ayan. So, ngayon naman, maglagay tayo ng montage, no? So, yung iba, ang dami. So, ang dami nagtatanong, paano yung montage? Gawa ka ng, ano, highlights mo sa ML, and then save mo lang siya sa computer mo, and then, paano mo siya i-add sa ating stream? Yung iba kasi, sa scene gumagawa, no? Ako kasi, mano-mano. Kapag kasi, nag-click ako ng scene, yung mga sounds effect ko tutunog ulit lahat. So, may way naman para ma-turn off lahat yun, no? Gawin natin is add video, media source. Okay, montage. Tanggalin natin yung restart playback when sources become active. Tanggalin natin yan. And then, check natin yung loop para paulit-ulit siya. And then, punta tayo sa settings. Punta tayo sa file path location kung saan nakasave yung montage na ginawa mo. Okay, sa akin, nakasave siya sa part na to. Okay, so ito yung mga montage ko. Ayan, for example, ito, lagyan natin to as montage. Ayan. So, ito yung montage ko. Dito natin siya ilagay sa tabi natin siya sa Elgato, no. So, resize natin ng konti. Yan, so okay na siya. Yan, ang gagawin natin para magkaroon ng maliit na ganito na real na actual na Mobile Legends nilalaro mo. Okay, ang gawin mo lang dito is copy. Copy mo lang siya literally, no, then paste. So dalawa na 'yung Mobile Legend, no. Yan, gagawin niyo, lilitan niyo lang siya. Ayun, so dalawa sila. Para mag-gets nyo yung point ko, ha. Para sila Elgato ang pangalan. Okay, so ang gagawin nyo para hindi kayo malito, lagay nyo sa pagitan ng montage.
ginagawa ko pag halimbawa maglalaro na ako, click lang yan, hide. Yung ML, yung maliit. Tapos kung mapapansin, dalawa sila. So, ganun yung ginawa ko. So, hindi ko alam kung anong method ng iba, no? Pero ito para sa akin. Kaya iba sa scene, ginagawa nila sa scene para click, isang click lang, magpapalit na agad. Okay, so ako, mano-mano. Kasi masipag naman ako magpipindot. Okay, so ayan, okay na siya. Para hindi nakakalito, lalagyan ko ng kulay yung Elgato maliit. Okay, gagawin natin is right click, set color, custom color. Halimbawa, lagay ko yung color is violet, lumabas it is violet. Then, lagyan ko ng color yung montage din para hindi nakakalito. Gawin ko siyang color yellow. And then, dito naman sa Elgato, natotoo. Dito naman sa Elgato main natin, lagyan natin ng color yan. Gawin natin color red, halimbawa red. And so, para mas madali, no, maklik nyo agad siya kung sakali. Hindi kayo malito. Alam nyo, i-click nyo. Okay, ngayon naman, yung comment picker na tinatawag, no, dami yung nagsasabi niyan, ginawa. Again, nagawan ko na ulit ng tutorial yan, papakita ko lang ulit sa inyo ngayon. So, gagawin nyo is, dito sa ating OBS, is mag-add tayo ng display. So, display lang po yan, no. Okay, pangala na natin ng comment picker. Comment, random picking. Okay, random picking. Gawin natin random picking. Okay, then, punta tayo sa ating Facebook Live Dashboard. Ayan, and then gawin natin, i-click natin yung latest comment. So ako kasi, naka-dual monitor ako, kaya hindi ako nahihirapan, no? Para sa akin, madali siya. So ang gagawin natin, di yan, actual na yan, no? So gagawin natin dyan, ikakrap natin yung part na comment. Okay? Okay muna natin siya. So ikakrap natin yung comment part. O, kasi ang part yung dyan gusto. O, dito sa part na to. Crap natin yan. Ano ko nakrap yan? Again, hold shift, hold alt lang sa keyboard. Okay, hold alt lang sa keyboard. Tapos bitawan nyo na yung alt para ma-resize nyo naman. Ayan, so dito natin lagay. Halimbawa, ayan, gumagalaw siya. So ang ginagawa ko kasi, para hindi maging unfair sa viewers ko, ini-scroll ko siya pataas, no? Tapos kung siya tumigil, kukopya ang pangalan niya. Okay, yan, kopya. So nawala siya. Yun nga, naka-dual monitor ako, no? So yun ginagawa ko, mano-mano ako. Okay, so di naman ako tinatamad. Okay, hindi ko alam kung anong way ng iba streamer na kung paano nila na lalakin. Iba nagpi-print screen daw, iba nag-i-screenshot, shortcut key, mga ganun-ganun. Okay, so yun yung random picking na tinatawag, yung ginagawa ko. Next naman natin is yung mga effects ko, no, sa hotkeys. Sa hotkeys lang po nakalagay yan. Okay, so wait lang, liitan ko, hindi ko kita. Liwag na pa. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon, gawa tayo ng bagong folder para hindi rin makalat. Pangalanan natin to ng effects. Okay, pangalanan natin ng effects. Lagay natin siya dito sa pinakang baba. Okay, dahil mga tunog-tunog lang naman siya, no? Okay, ang gawin natin ngayon is mag-add tayo ng chord. Okay, halimbawa yung laugh 1. Okay, laugh 1. Tanggalin nyo yung restart when playback. Okay, add. Saan nakasave yung files na yun? Ako dito ko sinave. Ayan, so okay na. Yung edited sounds effect ko, halimbawa yung laugh 1. Pag in-okay natin siya, ayan, may sound waves, no? May sound waves kayo nakikita dito kay laugh 1. So mabilis lang siya. Ang gagawin natin ngayon is advanced audio properties. Tapin nyo si laugh 1. Monitor only, mute output. Okay, and then punta tayo sa settings. Kung makita, natataklo ba ng aking mic ngayon, no? Sa hotkeys, hanapin natin si laugh 1. Ayan, so si laugh 1, ang hotkeys ko dyan is yung arrow left. Kasi dyan ako sanay. Okay, so pag pinindot natin si arrow left, tutunog yan. Ayan, so yan yung mga hotkeys ko, yung mga laugh effects or something. So okay, bahala na ano, discard nyo. So yan, ayan, wala nang echo yan, ha. Okay, so ito yung lately ko lang dinalaman, wala na siyang echo, maririnig mo siya at the same time pag bato niya sa stream, wala siyang echo na nagaganap. Okay, ayan, so si laugh 1 lagi natin dito, itago natin. Okay, so yun, ganun lang siya. Okay, pakita ulit sa inyo again, add media source. Okay, laugh 2, kasi dalawa yung laugh 2 ko, dalawa yung laugh ko, laugh 2, halimbawa laugh 2, mali na yata spelling ko, di ko alam. Okay, laugh 2, ayan, sige, okay, ayan, tumunog siya, hindi natin narinig. Again, sa gear icon, advanced audio properties, laugh 2, ayan, monitor only, mute output. Okay, and then settings, hotkeys,
Hanapin natin sila po. Okay, so sa left 2 naman, ang pinipindot ko dito is yung arrow up. Okay, so pag pinindot natin si arrow up, yan, so okay na siya, meron na. Okay, left 1, left. So para hindi naman makalat sa ating OBS, again, pakita ko sa inyo paano ko ulit siya ginagawa. Babaan nyo yan, ano, kasi sobrang lakas niyan. Sobrang lakas yan sa stream, timplahin nyo din. So sa akin, ang ginagawa ko si left 1 hanggang dito lang siya sa 20, okay. Ito lang sa green, 20, at saka si left 2. Kasi malakas yun sa stream eh. Okay, kasi mababa yung volume ko dito, no? Eh, naka 40 lang ako, so ang lakas niyan. 70 natin halimbawa. Ayan, sobrang lakas niyan. O, mahina na siya dahil na-adjust ko na siya dito, no? Sa limit na to, nilimit, nilagyan ko na siya ng limit. So, ang gagawin natin, okay na siya. I-hide natin to. Hide si left 1, si left 2. Ito, rename natin, mic. Ikaw ito eh. Okay. Ito yung mic ko, so ang ginagawa dyan, mic ko to. Pangalan, okay. Para itong montage, wala naman sounds yan. Hide na natin yan. Hindi nyo pwede lagyan ng sounds yung montage nyo kasi mag-overlap yun sa stream nyo. Ito, mapapansin nyo, hindi natatapos yung montage nyo paulit-ulit kasi nakaloop siya. Okay? Asan na ba si montage natin? Eh, si montage, right-click properties. Ayan, nakaloop siya. So, paulit-ulit siya, no? Hindi siya matatapos. Okay? O yan, si left 2 ilagay natin sa folder para hindi makalat. Ayan. Okay, and then add na ulit tayo yung other music ko. So, ganun lang yung pag-add natin. Tuloy-tuloy lang ulit sa sources, add media source. And then, ito naman yung talo na naman tayo. Nabansag na sa akin tong music na to. Kasi talo na naman tayo. Okay, ayan. Okay, natin. And then, ayan. So, natulog siya. Hindi natin remake again. Ayan, dahil kalmado naman yung boss, hindi naman nakakabili. Okay, wala pa siyang hotkeys. Punta tayo sa settings. Sa hotkeys nung talo na naman tayo, effects ko is, hanapin natin siya, ito. Sa start playback, doon ko siya nilagay sa delete, okay. Sa delete part, delete, ano ko siya nakalagay? Sa delete keyboard, okay, delete. Ayan, so natunog na siya, di ba? So, ganun lang. So, ayun. So, ganun lang siya. And then, ito yung mga music ko. May mga pangalan naman siya. Ito yung mga sounds effect ko. May mga pangalan naman siya. So, hindi ko na sa inyo tuturo isa-isa dahil hahaba nang hahaba na naman yung tutorial natin. So, same method lang siya. Paulit-ulit lang. Okay? So, ganun lang. And then, sa music ko naman, ginagawa ko lang is nagpiplay lang ako ng music sa aking desktop, no? So, automatic na yan. Wala nang echo talaga yan. Dahil kung ano yung pinapatunog mo sa desktop mo, yun ay maririnig sa live stream mo. Okay, so sa music, ito, gumawa naman ako ng music ko. Ayan, so yung mga non-copyright music, and then, yun nga, para hindi kayo mga-copyright sa music, edit nyo lang yung music sa video editor nyo, or kahit anong video editor na ginagamit nyo. From original music na one, gawin nyo lang siya 1.25, okay? So, for example, ito, halimbawa, music. Pakita ko sa inyo, no, para hindi maka-operate yung music nyo. So, ako kasi sa Camtasia talaga ako nag-e-edit ng video kasi madali lang. For example, para hindi maka-operate yung music nyo. Ayan, download nyo yung music sa YouTube. Dibawa itong Netflix na to. Ay, haba na ito. So, ang gawin natin, halimbawa... Ayan, halimbawa ito yung music na gusto nyo. Gawin nyo lang siya, di ba? Ang regular speed nito is 1 lang, no? Dito kasi sa akin, ang ginagawa ko is add clip speed. Kaya ang regular speed ng music natin is 1 talaga, di ba? So, ayan, dito sa ating video editor part kasi para magets nyo. Gawin nyo siyang 1.25, no? Kung ano man yung ginagamit yung video editor. Gawin nyo siya 1.25 and then save nyo siya, render nyo siya as MP3. Then, good sa yun, hindi na kayo makaka-copyright. Again, para 100% iwas sa copyright, audio compression, gamit yun ng audio compression. Okay, para hindi ma-detect yung sound waves. Okay, so kami naman, katulad ko, partner na ako ni Facebook, pwede ako mag-play ng music actually sa aking stream. Hindi siya maka-copyright kasi naka-whitelist kaming mga partner kay Facebook. Yun yung perks of being partner ni Facebook, no? Isa sa perks ni Facebook. Isa sa perks kapag partner ka ni Facebook is hindi ka maka-copyright ng music. Okay, pero syempre, kailangan natin makasigurado, limitahan natin yung paggamit, no? Para sure talaga. Okay, so yun, ganun lang.
Ganun lang yung mga settings ng aking OBS. Ayan, so mapapansin nyo, alinis, diba? Ganyan lang talaga yung settings ko. Okay, mga sound effects natin. Ayan. Oo, yung ibang sound effects siya, ako lang siya ilalagay, no? Kasi madali naman na siya. Ganun lang, paulit-ulit lang yung flow. Okay, ayan, so ito lang talaga yung settings ng OBS ko. So mapapansin, napakalinis, napakaganda. Tingnan, kasi gagawin niyo ng folder, no? Kasi kapag di nyo ginawa ng folder yan, magiging makalat. So para ito, para sa akin lang, ha, kasi ayoko nung makalat. Ayoko talaga ng makalat, no? Kasi kahit ano, kahit saan man, kahit saan ang gawa. Okay, kung ano man yung mga ginagawa, gusto kong malinis siya as much as possible. So yun, gumawa ng folder, ayan. Diba? Sobrang linis lang. Kasi ito naman yung mga files na hindi nyo na gagalawin, itong mga to, no? Diba? Kung may gagalawin lang kayo, ilabas nyo lang yan sa folder and tatanggalin nyo lang yung lock. Okay? Alright! Okay, so ganun lang siya kadali, ganun lang kasimple yung tutorial na to. So medyo humaba na ng humaba. So yan, ganun lang kadali, ganun lang kasimple yung settings ng OBS ko sa aking pagla-livestream, no, sa aking Facebook page. And so may, kung may mga katanungan kayo tungkol sa setup or settings or tungkol sa video na to, huwag niyong kalimutang mag-comment down below at susubukan ko sagutin lahat ng mga katanungan niyo. So yan, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. So road to 100,000 subscriber na tayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Malapit na tayo magkaroon ng silver play button. Okay, so syempre gagawa natin ng video yan. So yan yung magiging first vlog ko dito sa ating YouTube channel, bukod sa tutorial at sa mga Mobile Legends content natin. Again, maraming salamat sa inyo. If you like this video, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to my channel. Peace!